Magandang araw, I am F Prime Finance and today we'll be discussing about the top 10 apps to use when trading or investing in the Philippines. I likewise use these apps sa aking personal trade and saving as well. So, watch and learn sa mga apps na ito. To begin with, ang top 10 sa listahan ko ay ang GCash Invest for GCash. Ilalagay ko yung link sa aking bio for you to be able to see kung paano gamitin niyan. As you can see here, nandito tayo sa ating GCash account. Kung dati before ang GCash ay ginagamit lang for payment, ngayon pwede na po kayo mag-invest using GCash Invest. So, let's take a look sa aking previous transaction. Kung mapapansin nyo, i-click ko yung tatlong dot and then pumunta na tayo sa mga services ng GCash. I-open nyo lang po yung GInvest and then makikita nyo na yung mga yung investment na linagay ko. So I put a little amount dun sa mga excess money na nandito sa GCash account ko and then put it here. Kung titignan nyo yung investment history ko, for your reference guys, kung mapapansin nyo yung latest transaction ko, linagay ko yung aking barya 1,283.86 sa Atram Global Technology Feeder. Meaning to say, even with GCash alone, pwede ka nang maka-access sa global investment funds like itong Technology Feeder Fund. So, check nyo yung amount. I put 1,283.86 sa Atram. Check nyo na yung balance nya today, 1,335.12. Kung i-compute nyo yung percentage increase nya, let's check. $1,335 minus $1,383. So, lumaki yung pondo ko by 48 pesos. You divide that sa 1,385, ang lumalabas, lumako yung pera ko by 3.47% in a matter of, check natin kung kailan ako naglagay ng pera, in a matter of 18 March 2021. So naglagay ako ng pera nung March 18 2021, 1,283, and then today ang value na niya is 1,335, meaning to say nag-grow siya by 3% in just less than a month. So amazing, di ba? Hindi, mas malaki yan sa rate ng bangko. On top of that, meron kang maraming options for you. You can choose Atram Peso Money Fund, Market Fund for those hindi mga risk averse, pwede po kayo dyan. Itong Global Consumer, dito ako naglagay sa Atram Global Technology. Let's check kung ano yung, so nabili ko siya dito at somewhere dito sa 196 apiece. So ayun, market value niya is 135. So it's very easy. So ang mga company na napaglagyan ng fund na yan ay Microsoft, Apple, Google, Samsung. So see, yan yung graph naman niya. So investing now is very easy. Hindi mo na kailangan ng broker per se, but this is just one mode of investing. So marami pang ibang funds na pwede kayong maglagay. Merong international, these four funds international, and then the last one, yung Philippine Equity Smart Index Fund, pang local investing naman yan. So kung gusto mong mag-invest sa ating
local stock market, this dito kayo maglagay. So nakikita nyo declining, so magandang avenue na maglagay muna sa global din. You can test the water by putting in 1,000 pesos. Yun yung minimum amount for you to open G-Invest at mag-invest dito sa mga investing platforms na ito. So, dito naman Atram. So, okay. So, if you want to open your account, you can check out my description para dito sa GCash. Description ng channel natin. So that's the first investment vehicle. So that's the top 10. So 10. So if you want to invest in GCash, check the description of this channel. For the next is eToro app. Let's check yung eToro app. You can check also the link at my description of this channel. So, hanapin niyo po ako sa eToro. I'm F'1. Mag-sign up kayo dyan. And you can hope to trade via virtual portfolio. Meaning to say, walang exposure. No need to invest agad. Pag-aralan niyo muna. Hindi niyo kailangan mag-invest agad. Okay? So, check natin yung kanilang application. So, bakit magandang eToro app? Maganda siya because you can trade a lot of assets, from stocks, global stocks, US stocks, and then ETF. Here are the ETF, cryptocurrencies, indices, SPX 500, Nasdaq, pati commodities, gold, oil, silver. And then Forex, pwede kang mag-trade dito. All in one platform. Kadalasan kasi, like here in the Philippines, pag mag-trade ka ng stocks, kailangan mo ng stocks broker. Dito, pag dito sa eToro app, when you have that eToro app, lahat na ng assets pwede mong i-trade. Kaya siya magandang gamitin. And then, as I mentioned, mag-virtual po muna kayo. You don't need to dip into the trading market immediately. Pag-aralan nyo po muna. So, by making a virtual portfolio, bibigyan kayo ng 100,000, i-trade nyo, pag-aralan nyo. So, ito yung virtual portfolio ko. I tried some combination of assets from ETF to stocks like Facebook, Google, Walmart, Tesla, Forex, and then, ayan, a combination. Ang kagandahan pa dito sa eToro is that you can copy people like itong si James Nemesis. You can copy the trades of experts para hindi na kayo ang magtre-trade mismo. Ika-copy nyo lang yung trade nila. Sample itong si James Nemesis. Ayan po. So, in effect, you are investing also sa mutual fund kasi diversified ang investment ni Jay Nemesis. If you look at his investment, i-check natin ang investment ni Jay Nemesis. Diversified rin yung kanyang portfolio. Ito yung mga investment ni Jay Nemesis for your reference. So, ayan. Makikita mo na yung mga investment niya. So in effect, kung diversified yung investment niya, ganun din yung kalalabasan ng investment mo, diversified din. So this is how powerful eToro application is. Whether you are expert sa trading or baguhan ka pa lang sa trading, this is a good app to trade global stocks and different kind of assets, and I use this too. So this is my top 9 sa aking listahan. Check my description para ma-check nyo yung access nung application na ito. Let's go to our top 8.
For my top 8, ang top 8 ko po ay Binance app. With Binance app, you can trade cryptocurrencies. Sa eToro, ang mga cryptocurrencies na available ay limited lang. Pero with comes to Binance app, maraming cryptocurrencies ang available. And yung spread is mas makakatipid kayo sa Binance as compared sa eToro. But again, sa eToro, multi-assets ang available. So, you have one app, multiple assets ang pwede mong i-trade. With Binance, cryptocurrencies lang. But with Binance, makakatipid ka sa cost of trading mo. So, that is top 8. Next, you can also check the link of Binance sa aking description. So, top 7, Call Financial. When trading in the local stock market, I use Call Financial. Why I consider Call Financial as the best brokerage platform sa Pilipinas? It's because when trading using Call Financial, you have access to both mutual funds at saka individual stocks. You can invest sa Jollibee, SM, SM Prime as individual stock owner, and at the same time, pwede mong ma-access yung mga mutual funds na available sa bansa, like the Philam Life Mutual Funds, the PAMI Investment Funds of Philam Life. Pwede kang mag-invest at the same time. So, you are hitting two birds with one stone with this platform. You can check yung description of this video for the link of the website. That is my top 7. My top 6 is MarketWatch. Check this out. I use MarketWatch for global stock trading to determine yung pre-market na active at saka top gainers at top losers sa global stock market. Check this out. So with MarketWatch, you can see here yung leaders sa pre-market. Kasi ang US stock market are trading from 9:30 PM at saka hanggang 4 AM ng madaling araw. So pagkatapos mo mag-trade sa Philippine stock market, sa gabi naman pwede ka mag-trade sa global markets. Yun ang kagandahan niya. So with this MarketWatch, pwede mo makita yung mga top performing sa pre-market. Ibig sabihin, dito mo makikita yung performance niya before the opening of the market sa US. Like itong si Tesla, you can see here that yan ang kanyang market price ngayon, tumaas ng 8.68 points, nag-change siya ng 1.14%. So ang itong MarketWatch na to is a home for many financial informations as well, pero ginagamit ko siya for tracing the pre-market as a pre-market screener. So i-check nyo na lang din yung ibang contents ng MarketWatch. Yan, madami siyang content about news about stocks and other financial markets. The next app that I use when investing, Investagrams. You can check as well yung description ko for Investagrams. Well, this is an honest review. Investagrams, maganda siyang gamitin for local stocks trading. Pero with the their latest upgrade na sinama na nila ang mga global stocks, ang problema with Investagram is that hindi mo ma-access yung mga ibang free, hindi mo ma-access yung mga screener nila unless you share their page. Ibig sabihin, it's not readily available na magagamit mo lahat ng functions niya. You must be a paying client para ma-access mo yung full potential ng platform. Pero as a free use din, sulit na rin siyang gamitin.
Ang nakikita ko lang problema with Investagram is that kapag may kapangalan na ticker name, yung Philippine stocks with the US stocks, ang pinapakita niya sa technical chart ay yung US stocks. Kaya mahirapan ka mag-analyze. Hindi mo makikita yung ticker symbol ng local sa chart na gusto mong i-analyze. So, ayun lang. Sana maayos ng Investagrams yan. Although I use Investagrams talaga. You can follow me at Investagrams, then F Prime Finance. Hanapin niyo po ako doon. May contents po ako sa Investagrams. I will put the link sa description as well. That is my top 5 app to use when trading in the local stock market. My top 4 is Finviz app. Ano naman tong Finviz app? I use Finviz app sa screening ng US stocks. I'll show you how it works. With Finviz, you can screen any and all of the stocks available sa US. So, ito yung kanyang homepage. You can use this screener. I use this app as my primary research tool sa US stock investing. So, let's check it out. Click natin yung screener and you can select the items that you want to see. So, if you are value investor, ito ang pwede nating screen. Yung sampulan ko kayo ng screening. Yung price to book, ilagay natin at less than 1. Less than 1. Ang screen na to is for value investing, okay? Value investing, ibig sabihin, yung bibilhin natin na stock is mga mabababa ang mga underpriced currently and with potential to grow. Yun yung mga i-screen natin today. PEG, which is price earnings growth ratio, i-under 1 natin siya. And then, yung debt to equity, i-under 1 din natin siya. Ano pa? And lastly, okay na yan. So, kung makikita nyo, na-screen na natin siya. So, you can arrange them by way of market cap. So, i-click mo lang siya. So, mag-a-arrange na siya from highest to lowest or lowest to highest. Depende sa inyong gustong. So, kung makikita nyo, mga underpriced companies ay ang Honda Motor, Korea, Electric. And then, ang maganda dito, you can choose the chart. Ang magre-reflect dyan ay chart lang. That's the beauty of Finviz. And not only stocks ang available dyan, kundi meron ding crypto and then forex. With crypto, ipapakita nyo yung updated charts, which is yan. Okay, so aralin nyo na lang. Yung link nasa aking description box. So, for my top 3 trading app, it's TradingView app. So, it's the same as Finviz, pero dito, you can navigate the market by using this application. Makita ko yung sample. So, yan ang TradingView. So, let's check SPX 500. And then you can automate also yung technical charts ninyo.
You can automate gawa kayo ng template. Nawala yung aking template. It's like Investagrams, pero kasi ang Investagram ang source niya is TradingView. So anyway, i-analyze nyo na lang. Let's go to my top 2. PSE Edge, PSE.com.ph. PSE Edge, ito yung source natin ng local news, local updates sa stock market sa Philippines. So lahat ng news nandito with regard to dividends, nandito sa mga disclosures ng company, nandito rin siya. So yan ang aking top 2 apps to use when trading. And then yung PSE.com.ph, yan naman yung home ng ating index. Nandyan yung ating market, PSE index. So ayan, maraming data dito, like the papakita ko sa inyo. Kung di nyo pa alam yung mga list of brokers na pwede nyo gamitin, nandito siya. Nandito siya sa trading participants. You click that down and then you click the online brokers. Diyan na magpapakita na yung mga online brokers. Trading participants, online brokers. Wala. Ang bagal ng net. So, eto nandito na yung mga online brokers natin. Pasensya na, nasa probinsya ako, mabagal ang aming data. So, check that out na lang. Ilagay ko na lang yung link sa description. So, ito yung mga legit online brokers. Mamili na lang kayo. But I personally use Call Financial dahil nga dun sa na-mention kong advantages. But these are also a good, these brokers are also good kasi nga nandito sila. Madami akong nakikitang review about 2TradeAsia. Maganda daw. And then First Metro, maganda rin daw. So kayo nang bahala. So I'll go to my top 1. Top 1 investing app. So ito yung aking top 1. Ang top 1 na app na ginagamit ko when investing is investing.com. Gulat kayo no, hindi Investagram. Investing.com is very powerful platform because nandun na lahat. Like, na-combo yung available kay Investagram. They are all become free with this investing.com. Lahat ng paid na pwedeng bayaran kay Investagram, libre naman dito kay investing.com. So let's check the app. And then ang investing.com is not only for local but also for global trading. Nandito ng lahat ng information. Kaya naman, I like to use this application. So let's go sa stocks. Lahat ng assets na available dito. Okay? With stocks, kahit local and global nandito. So let's go to local stocks muna. Sa Philippines, let's go to the Philippines. Ayala lang. Check natin. You can do a technical analysis using this investing.com na hindi ka mamrom problema na sa problema natin sa Investagram na shinare ko kanina. Ayan. And then ang kagandahan dito yung historical data available
dito ako kumukuha ng historical data. Okay? Yun yung advantage dito. Lahat ng historical data about sa stock available dito sa investing.com. So, ayun. Ito. Kaya siya number one pick ko. To do the technical analysis, I use a laptop. Kaya hindi mo siya magagamit dito sa app for technical analysis. But sa laptop, magagamit mo yung technical analysis. So, nandito yung news, yung mga calendars. Meaning to say, yung mga earnings calendars, IPO calendar, dividend calendar for US. Available lahat dito. Let's check. With regard to earnings calendar. So, ang earnings calendar, makikita nyo, Pepsi Cola will be releasing its earnings report today, pati Citigroup. So, ang advantage nyan, if you are matagal ka nang nagtre-trade, you will learn na may impact ang earnings report sa stock price. Like, in the case of Zoom, last pandemic, March or August of 2020, nung nag-release sila ng earnings report nila, nag-shoot up yung stock price ng Zoom by more than 300%, I guess. Dahil ang dami ng gumagamit ng Zoom all around the world. So, nag-pump up yung kanyang earnings. So, kasabay nung pag-pump up ng earnings niya, ay yung pag-pump up din ng stock price niya. Nag-skyrocket yung earnings niya. So, there you go guys. Na-share ko na lahat ng magandang apps na pwedeng gamitin for trading assets and all types of assets sa Pilipinas and globally. So, if you love finance, then subscribe to this channel para marami ka pang ma-receive na content pertaining to finance. And, yun. Thank you. Goodbye.